shampoo. Hey, grabe ang init, oh. Hindi ko makikita. Grabe ang init, guys, oh. Ang parking lot nila. Parking lot nga, tapos grabe kainit dito. Ang sarap iupo-upo dito kahit mainit siya kasi sa loob ng kwarto ang lamig. Tapos lamig siya, walang hangin. Oh. Ang sakit. Buti padala ko yung wifi ko. Ayun guys, nakauwi na ako. Tingnan mo ang liwanag. Tingnan mo yung mga haba ng building. Uy, ang init. Masarap pa sana iupo-upo dito sa labas, pero grabe as in. Mamaya na sana akong hapon bibili ng shampoo, pero baka tatamarin na naman ako. Init-init. Tapos pagdating sa bahay, ang lamig. Kaya sumakit ang ulo. Grabe. Ang init ng kamay ko kasi nag-gloves ako. May nasalubong akong tatay dito. Pinadikit ko kaagad sa dibdib ko yung telepono ko. Ay naku, grabing init. Ang init kaya ng kamay ko. Kasi naka-gloves. Ay. Alam mo yung sasakyan na yan. Mga sasakyan na to. Mahiyos pa ha ang gulong nito dahil sa init.
Pwede pala ihatid yung mga binili mo. Kawawa naman. Nahatid siya. Basta maraming bilihin. Ito na guys yung condominium ko. Dito na ako sa bahay guys. Ito siya guys ang binili ko. Ano, uy, conditioner pala ito. Conditioner, shampoo, conditioner. Ay, ano to? Partner ba ito? Shampoo, conditioner. Uy, don't tell me na puro to conditioner. Kasi may conditioner ako dyan na, ano? May conditioner ako dyan na cream silk. Puti siya guys. Ay, hindi pala. Akala ko conditioner kasi may conditioner ako dyan eh. So ito na guys ang binili ko. Init, hindi ko muna alisin yung ano ko, yung pandong ko kasi ang init, tapos malamigan ka agad. Okay guys, thanks for watching. Hello guys, ang hirap ng panahon. Lahat na talaga itong kwarto na to. Sira na lahat. Pati mga pangpusit ng bathroom. Wala na sira. Grabe, sobrang limang buwan na. Parang, na ano, na sobrang-sobra na. Parang hindi ko na mahalos matiis. Masarap na lang iuwi. Pero kung uuwi ka rin, hindi ka rin makabalik. Mahirap rin ngayon na apply ka ng apply kasi mahirap na bulikat-bulikat sa lubot. Ay, Ginoo ko. Mahirapan kaya ako mag, ano, apply ng apply. Kasi mahirap mag-apply eh, papuntang abroad. Kasi palaging mahiya tayo kasi Pinoy, pukit-kit yung ano natin. Sige, kuan bitaw ka ng mga play bitaw tanga kuan kasi diri ko sa kuwait, 2 times ako na bumalik dito, nag-a-apply ako 2 beses. Mahirap kasi lalo na yung mga psychotist nga hindi naman dapat yun kailangan. Tapos, ano,
yung mga pasayko-pisayko na kahit ano na lang mga sinasabi doon. Pangalawang beses, yung pag-process ng papel. Tapos yung magtuwad-tuwad ka sa harapan ng doktor, ay nako, talagang ano, uwi na sana ako kasi parang ano bang gagawin dito sa Kuwait na mga magpa 5 months na walang trabaho. Tapos mauubos lang yung ipon mo sa karirenta ng bahay. Dalos ng gawas-gawas ng pera, wala kang income. Di, siyempre, mahirapan ka rin. Tapos renta ng bahay. Buti na lang itong visa, one year. Ngayong Disyembre, mag-expire na rin yung visa ko. Nangangailangan na rin ako ng pang-renew na 250k. Di. So, this year, magpa-5 months na na walang trabaho, loging-logi talaga. Naisip ko, uuwi sa Pinas. Pag uuwi din sa Pinas, wala namang bahay matuluyan. Kung mangipon ka rin sa mga kapatid mo, parang mahirap din, di ba? Kaya ang dami kong gamit sa Pilipinas, nakawatak-watak lang mga kinarton kung saan naman yun, saan ko naman lang yun ilagay-lagay sa mga kapatid ko. Tapos marami nga akong gamit, wala naman akong kalagyan kasi wala pa akong bahay. Ang hirap talaga ng sitwasyon ngayon, eh. Masarap na lang sana uuwi, tapos pag uuwi ka, hindi ka na rin makabalik. Tapos anong gawin mo sa Pilipinas na wala ka pa rin, wala ka pang bahay? Ay naku, para akong, alam nyo guys, kung mag-iisip ba guys, yung mag-iisip ako, yung sikmura ako ba, humahapdi yung sikmura ko, tapos para ako mawalaan ng ano, kahit sabihin mo na i-enjoy mo yung sa kahit sabihin mo na i-enjoy mo lang yung sarili mo. Tumatawa ka nga, tumatawang yung bunganga mo, ngumingiti yung mukha mo, pero sa dibdib, sa loob, sa deep inside naman, grabe kalungkot. Kasi mas maganda pa siguro sa Pilipinas pag ano, doon ka mawala ng trabaho kasi pwede naman doon na ano, walang renta ng bahay kasi yung lupain ng mga magulang ko, pwede naman siguro doon na magpayag. Pero sa pagkakaroon, uuwi ka. Ay naku, hindi ko na maintindihan, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Para akong mahihilo. Tapos yung palagi akong mag-iisip, yung namang ano ko, sigmura ko, humahapdi talaga. Sa pagkain, walang problema. Sa pagkain talaga, walang problema. Kasi mura lang pagkain dito. At saka marami namang magbibigay ng bigas dito. Magkano lang yung bigas dito. Mura lang. At saka, pagkain talaga, walang problema. Ito talagang income mo ba? Tapos buwan-buwan nagririnta ka ng bahay. Siyempre, yung inipon mo, maubos lang. Agos ng agos, walang ano, awas ng awas yung pera mo, walang bumabalik. Ay naku, kaano talaga. Kahit sabihin na, kahit maglakad-lakad ako, tapos ano, sigaw ng sigaw, ngiti ng ngiti, pero sa dibdib, ang sikip. Ay naku talaga, mahirap. Kaya mas maganda talaga ngayon, na-realize ko, mas maganda pa talaga magtrabaho sa bahay, kahit magkatuwad balintong man, talagang may sahod. Ay naku, malaki ang kita dito sa labas, pero pag may problema, wala rin. Makasakit sa ulo, guys.